Hello, hello. Good morning, mga boss. Makulimlim na panahon. Actually, wala namang special sa araw na ito. Gusto ko lang magliwaliw. Minsan lang itong mga pagkakatao na maging malaya tayo sa isang araw. Siguro, yung solo ride ko ngayon is yung bang maghahanap tayo ng mga excitement tulad halimbawa lugar na dito lang sa Maynila sa paligid na hindi ko pa nakikita or kahit na nakita na yung iba, kasi may mga napapanood ako na vlog na habang pinapanood mo siya parang naka-excited puntahan yung lugar. Tapos pag napuntahan mo na, saka mo lang ma-realize na ang ganda pala ditong lugar na ito na sa vlog ko lang napapanood. At least ngayon nandito na ako, parang ganun, nakita ko na sa personal, parang ganun ba mga expression. Kaya ngayon sisimulan ko dito sa Intramuros, try ko lang ah. Hindi ako sure kung makakapag-video tayo doon, kung anong meron. Kasi parang hindi naman nakaka-excited pasyalan yung Intramuros. Hindi lang ako sure ah, iwan ko lang sa iba. Pero matraffic, puputulin ko muna dito yung video pansamantala. Nandito na nga tayo mga boss sa post office. Yan na, post office Manila. Yan. Dinarayo pa naman siya kahit pa paano. Marami pa naman tao. Nagre-relax. Ayan, nakaupo. Katambay. Mapapansin nyo tambayan din sila dito. Yan ang picture. Yan post office. Risko siguro dito kasi ang daming nakatambay, ang lalaki ng pono. Tambayan. Tapos police station. Yan pala yung tunnel. Okay. Yun yun. Saan kayang tagus nun? Papuntang niya yan dyan minsan, yung tunnel na yan. Kanan tayo. Papasok tayo ng Intramuros. Intramuros. Ito na tayo. Hindi naman nakaka-excite itong lugar puntahan, pero pasyalan tayo. Mga gwardiya. Yan. Dito tayo. Kanan. Yan.
Marami pa naman namamasyal dito. Yan, may tao sa taas ng hagdan, oh. Diba? Okay naman pala dito. Oh, may mga estudyante. Harapang pag-aaralan pala meron dito. Face-to-face classes in English. Napa-English na naman ako. Yun na. Mga estudyante. Security. May bukas na palang kainan dito. Dati nakasarado yan. Kasi doon sa napanood yung video, nakasarado yan mga kainan yan. Kaliwa tayo ito. Kaliwa. Okay. Siguro ito yung street na napanood ko. Nandiyon dun sa dulo. Golf course. Ayan o. Tama. Golf course ngayon dun. Dun sa kabilang dulo. Okay. Real street. Tama ito ngayon yung street. Nandiyon sa dulo. May golf course dun. Tsaka dito rin yata yung kawayan na bisikleta, yung tinatawag nilang bum bike. Dito yata yun eh. Oops, adobe. Tama, dito nga yung nakita ko sa video, adobe yung kalsada eh. Ayun! Yan na nga yun, yan. Yan yun. Yan nga yung bambay ko. Yan. Bambay ko yan, o. Bambay ko. Yan. Dito nga yun. Ito na nga yun mga boss. Yan. Yan. Yan na yung entrance. Ay, hindi ko sure kung yan yung entrance. Basta, yan ang hagdan, oh. Pagka gusto mo masyal dyan sa taas, yan ang hagdan. Yan. Alright, park lang tayo. Tayo. Ito mga boss, aakyatin ko ngayon itong hagdan na sinasabi ko ang golf course. Yan. Ay, ito sa taas, may biodic siya dito. Yan yan. Yan, ganda na. Lawak yan, golf course. Lalaki ng mga puno. Abanti lang ako. Malawak yan hanggang doon. May mga nito.
Nakasarado ba dito? Boss. Ang lawak dito. Yan. Dito. Tama yan. Yan. Yan lang. Yan dito lang. Yan, namimingwit yung gwardiya. Oh. Sana all. Gwardiya namimingwit. Baba na tayo. Wala naman kasi masyadong tao dito ngayon. Umuulan. Yan. Sana all guard na mimingwit. Mga boss, hindi nga special ang araw na to. Umuulan. Pasensya na kayo. Wala tayong makuha magandang video. Mas maganda siguro umuwi na ako. Okay sana kung hindi umuulan. Maraming lugar sana tayo mapupuntahan. Bastos yung kutsyo na yun ah. Alam na baha, tuloy magpatakbo. Basa tuloy yung pantalon ko. Manila City Hall. Ulan, ulan. Saan kaya maganda mag-way? Mag-Quiapo o mag-Monumento? Ulan eh. Bahala na. Dito na lang tayo. Dito si wow. Dito sigurado hindi ako magbabasa pagka dumaan ako ng Binondo. Tapos sa ilalim ng LRT papuntang Monumento. Hindi ako mababasa ng ulan doon. Kasi may dala ako dito ng importanteng dokumento na baka mabasa nasa loob ng jacket ko. Kinuha ko lang sa opisina namin, dinaanan ko lang sa agency ko. Napaka mahalaga at importante, baka mabasa. Yeah. LRT tayo sa inalin. Nakasilong tayo pa uwi. Doon na lang. Okay, Manila SWAT. Lupa si okay. Yes guys,
na boss. Dito na nga ako, tingnan nyo naman. Umulan. Pero ito yung pinagbabawal na tikmik. Tikmik na sa gabi. Alam nyo yung gulay na gabi. Yung dahon, di ba? Hindi nababasa yon. Ito yun. Pinagbabawal na tikmik. May sa gabi. Kaso matraffic. Pag sinabi kasing may sa gabi, hindi nababasa. Kunwa pero... Kunwari lang yun, hindi nababasa. Pero ang totoo niyan. Basang-basa na ako. Buti na lang. Muntik na makadisgrasya. Ipit. Itong sitwasyon, kailangan natin talaga mag-iingat. Ang mahal ngayon ng insurance sa mga kotse, pag nasagin natin yan, nako, kalit-lit na gas-gas, malaking bayarin. Kala nyo lang, pag nirepent yan, hindi lang naman yung, halimbawa, nagasgas mo yung kalimang pinto niyan, hindi lang naman yan yung pinto lang yung re-repent yan, buong katawan. Kasi mahirap daw ipantay ang kulay ng bagong pintura sa dating pintura. Hindi raw yung magtutugma. Kung sa paningin mo sa malapitan, eh okay na. Pag nasa malayo yan daw, nag-iiba. Tsaka lalo na pag nasikatan ng araw. Yung mga... tawag dito, yung mga... basta yung mga basihan nila pagka ganun daw. Akala mo okay na, pero hindi pa pala. Maipit tayo. Yan. Pinagbabawal na tikmik ang dumaan sa ilalim ng rilis. Okay. Pero mga boss, advice ko lang, huwag na huwag kayong masasanay nagayahin yung mga pinagbabawal na tikmik. Kasi minsan yan pang ikakapahamak ninyo natin, mga katulad ko. Hindi ko naman sinasabi na ako'y perfecto. Isa rin ako doon sa tinatawag na Kamuti Riders. Kasi doon din naman ako nagsimula eh. Bago ako naging professional sa ganito sitwasyon, dumaan muna ako sa ganun. Kasi wala naman sa atin perfecto, diba?